pagkain, isa sa mga pinagkukunan ng mga pagkain pangsantap sa ating pagkain. Upang magbigay ng sarap at tabis sa ating pandasag. Ito ay walang iba kundi ang asukado. Tabis na ba? Ano dyan mas kubado? Segunda, puti o pulang asukal, lahat ng ito mula sa kanin ng sugar cane. Na ating makikita sa iba't ibang tao ng Pilipinas. Ito man iba pa na igros, Batangas o iba pang lugar. Mula sa iba't ibang taniman at sa palengke at grocery store, nasabi natin ngayon na asukal ay isa sa mga pinaka-importante ang bagay na ngayon sa atin. Kasi sa importansya ang binibigay nito. Sa video ito, tunghaya natin ang isang masaya, makabuluhan at puno na adventure na fieldwork ng aming grupo. Sa tumuhan, sa Nasugbu, Batangas. Sarap, kung ba tayo, kaibigan, doon tayo. So, eto na, naglalakad na po kami papuntang Tagaytay. Doon kami si shortcut papuntang Batangas, kung saan kami gagawa namin fieldwork. So, naglalakad po yung tatlo. Nahirapan ako multitasking. Hawak ko pa ulam namin. So, ayan, nakikita nyo, nandito kami ngayon sa barangay kay Bagal South. Saan banda to? Saan banda to lugar na to? Usual, Tagaytay. Tagaytay. Nasa Tagaytay kami ngayon. At naghihintay kami ng bus papuntang Nasugbu, Batangas. Okay, ang ruta namin ay Paganon. Going to Nasugbu. Nag-jack na lang. Depende po talaga. Depende kasi ang milling season kasi
nila tamis na ba? Ah, ibang ano yun. Ibang ano naman buhay. Ito ay yung tawag, yung tarapitsi. Ang pinaka-bill niya. Old style ba niya? Old style. So, para po, ano yung retriever. Para po, hindi na. Pero ganun din ang sistema niya. Ganun, hindi siyang bolan na ganyan. Itigayin ko po. Pag siya, may nila tamis na ba? Di ba, panot siya? Tapos yung tatas noon, ang manual, no? Yung Muscovado sugar, doon galing. Muscovado sugar. Kung nilalagay sa, alam mo, palutang, palitaw. Apo, yung mga ganun. Yung mga ganun. Puto bumbong. Sir, balik yung binasukan natin, buong farm lang po ng bubuhan. Majority. Majority. Kasi dito sa, ano talaga, yung partner ng nasa po ito, Brainstorms ng live doon ang subukin. Tumukul talaga. Pero meron din dito mga palayan. Sa mga tubigan. Apo. Tabas. Apo, sir. Sige, sige, explain mo. Daw yung itsura na tabas na tubo. Sabihin, magtapos ng wakar ka na sa truck. Okay, di ba? Yes. Pinakalasa po niya. No? Hindi naman nawawala. Ano yun eh? Yung pag-process ng tubunas. Laro na pagka yung matagal ng tagal na sumo. Bali po, diskarte na lang po yan para madalian na lang po. Para matagal na rin po yung pinakadahon niya mismo. Ay, yun talaga yun. Yung layak na ganyan, kasi pag sinunod mo, maalis. Pagpunan na sa sasara yung dulo. At kapag po sa pagdabang na layak, yung layakas na yan, layak. Ay, mga nasusunog na, no? Mga sinunog to, no? Saya! Ganito ang buhay sa tubuhan. Tama. Grabe yung itak nila, no? So, so, ito yung mga tinatawag natin na tubo na kakargahin pala nila mula din sa mga tani, mapapunta sa truck. Dadali mismo sa planta para gawing asukal. Ang gawain lang mismo nila, nagtatabas na ng mismong tubo. At hindi sila yung nagtatanim. So wala po ba siyang ano, sukat na kailangan bago siya anihin? Sa age. Sa by age lang po nung ano mismong puno. Kasi amateur
Ay, depende na po sa ano, kung gaano katagal siya. Sir, diba, sabi ko yung pag kunyari, pagkatapos, pwede na siya yung sisipsip ko lang. So paano ka nalang Max? Eh, wala na yun. Ayan, no? May dala ka pa naman isang piraso. Ano yan? Sample lang sa akin. Sample lang yan sa akin. Pakita natin. Pakita natin. Pakita lang ano. Gamit din nila yan, pero gumagamit na rin ng traktor. Kung saan sila mismo mas makakatipid? Nagsasabi nila naman makakatipid kapag manual eh. Mabagal. Yun lang problema, medyo mabagal nga. Saka yung availability ng para mapuno lang yung isang truck, kailangan ano yung mismo nakita natin na eksakto. Yun, sa buong paligid mismo.
Umaabot kaya po sila dyan ng gabi? Hindi. Yan mga ano, kakain lang yan mamaya, sigurong 12. Pinakamatagal niya ng buko. Halos yan. So, ba't tinatapos na po nila isang truck bago sila ano, umuwi? Basta pupunuhin nila yan. Lahat ng tapas na yan dapat na ikarga nila. Imbese kasi yan sa trucking na tulad niya, mahaba yan. Meron kasi 6 wheeler lang. So, buti naman sir, wala naman dyan nakakasakit ng diabetes. Kasi na-expose sila sa mismong tubuhan. Wala naman. Eh, so, syempre, asukal yan. Lubag po, di ba yung arrangement 55-35? Asukal po yun. Asukal. Basta yung process ng yung produkto. Ano yun? Yung molasses, saka yung asukal. Ah, dalawa po. Na nagigesukal. Kasi yung tama lang yung sa mga yung tama yung sa buong 24 oras. Magde-deteriorate yan, mas lalong mahirap.
Laki-laki na rin. Babang ito. Depende nga rin lang, nagdidikta rin kasi dyan nung talaga panahon lang talaga. Nung kain na pala yung ulan, nung crop kit, 2000, hindi nung namin nabubos ang tubo. Panay ang ulan noon, pero ang production namin mataas in terms of tonnage, pero ang sukal. Mababa, gawa ng anihin na rin siya. Makikita rin kayo nung itinatanim niyo. Ito naman yung mga time na tinanggalan na yung puro. Ito yung tapos na, tapos na ang kuhanan. Bale, pagtatanim po niya, mismo nakahiga, no? Hindi masyadong malalim, hindi masyadong matata. Pero mas malamot ito dyan. Ang ganyan tumutigas. Pwede rin. Meron ding variety talaga ng yung iniilo. Kaya mas malaki pa rin dito. Ano po yan yung pinipinan? Parang sunog na, pulong pula. Haba naman naman, may halos dalawang tao. Naagat lang ba? Oh baby. Oh bete. Ngata, ngata. Nasa? Amis. Amis? So we are on day 3. Pauwi na po kami. Galing sa aming fieldwork. We're going back to Manila. Ayan, naglalakad na po kami papunta ng terminal. Pauwi na po kami. Si George na i-deport. Si George na i-deport na. Pabike na po siya ngayon ng Manila.